Sa magandang balita para sa mga kababayan nating Pilipino na nagtatrabaho rito sa bansang Korea sa pamamagitan ng Employment Permit System or mas kilala sa tawag na EPS. Hello guys, it's me Marlon, Just Popan TV. Welcome sa aking YouTube channel. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang magandang balita para sa mga kababayan nating EPS or Pinoy EPS na nagtatrabaho na rito sa South Korea at sa mga darating pa lamang dito upang magtrabaho. Nagpalabas ng isang panibagong patakaran ang Minister of Employment and Labor dito sa Korea tungkol sa pagpapadali ng proseso ng pagiging isang sincere worker dito sa South Korea. Ang sincere worker ay ito yung mga Pinoy EPS na dumating dito sa Korea upang magtrabaho at natapos yung kanilang kontrata doon sa kumpanya na kanilang napuntahan dito nang walang naganap na release or hindi nagpa-release. Ibig sabihin, kung sino yung kumuha ng employer sa kanya sa Pilipinas at nagdala rito hanggang sa matapos niya yung kontrata niya na 3 years tapos na-extend siya ng 1 year and 10 months, bali total of 4 years and 10 months, sila yung mga qualified na maging sincere worker. Sa madaling salita guys, ito yung mga EPS na hindi nagpa-release sa kanilang kumpanya. Bali natapos yung total of 4 years and 10 months dun sa kumpanya na una nilang dinatnan dito hanggang sa matapos, sila yung pwede na maging sincere worker. Kung ikaw ay may release, halimbawa lumipat ka ng kumpanya, disqualified ka agad sa pagiging isang sincere worker. Pero may mga consideration yan guys, kung depende sa naging reason mo kung bakit ka napalipat ng ibang trabaho. Mayroong nag-iisang reason na magiging valid na magiging qualified ka sa pagiging sincere worker. Kung halimbawa na yung pinanggalingan mo na kumpanya, ang dineclare na reason kung bakit ka umalis doon is bankrupt. Automatic yun guys kasi pag na-bankrupt yung pinanggalingan mong kumpanya at lumipat ka doon sa panibagong kumpanya, hindi counted yun na release yung ganong klase ng paglipat kung nag-declare ng bankruptcy yung kumpanya mo. Pero ang pagiging sincere worker guys, may tatlong consideration yan. Hindi basta-basta lang na gusto ng amo mo na sincere ka, pwede na. Ang tatlong consideration guys na pwede nga pagbasihan dyan is, halimbawa, unang-una, kailangan gusto ng amo mo na sincere ka. Pangalawa, dapat gusto mo rin. Kahit na gusto ng amo mo, kung ayaw mo, paano ka masisincere, di ba? Di uwi ka na ng Pilipinas. At pangatlo, dapat pasok din sa requirements or qualification ng labor. Kasi kapag ang kumpanya mo ay may mga violation, hindi siya papayagan ng labor na mag-sincere ng isang foreign worker. Bali ang tatlong yan guys, pinagbabasihan para sa pagiging isang sincere worker. Kung halimbawa qualified ka naman sa pagiging isang sincere worker, halimbawa natapos mo yung 4 years and 10 months, di ikaw ay uuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. Ang dating patakaran kasi guys, uwi ka sa Pilipinas at mag-i-stay ka doon ng 3 months bago ka makabalik uli dito kung ikaw ay isang sincere worker. Pero bago matapos yung kontrata mo, bago ka umuwi ng Pilipinas, halimbawa yung 4 years and 10 months mo, papapirmahin ka na ng another na kontrata dito sa Korea bago ka pa umuwi ng Pilipinas. Sa dating patakaran, kailangan mong mag-stay sa Pilipinas ng minimum ng 3 months. 3 months ka dapat magpahinga sa Pilipinas bago ka bumalik dito sa Korea para magtrabaho. Yun ang dating patakaran. Yun ang good news sa inyo ngayon guys. Hinggil dito sa bagong patakaran na inilabas ng Ministry of Employment and Labor ng Korea para sa ating mga EPS. Ayon sa bagong patakaran guys, kung dati hindi ka pwedeng ma-sincere kung ikaw ay may release or lumipat ka ng workplace, automatic ma-disqualified yung pagiging sincere worker or chance mo na maging isang sincere worker kung ikaw ay may release, yun ay tinanggal na ngayon ng labor dito. Bali wow. Ngayon, pwede ka nang ma-sincere worker kahit na may release ka as long as sa mga sumusunod na kondisyon. Dapat
yung industry na pinasukan mo simula nang dumating ka rito hanggang sa matapos mo yung 4 years and 10 months mo, dapat parehas na industry. Halimbawa, dumating ka rito sa Pilipinas ay sa Korea, nagtrabaho ka sa manufacturing industry. Umabot ka ng isang taon doon or dalawang taon, nagpa-release ka. Tapos ang nalipatan mo uli ay manufacturing industry din. Natapos mo yung doon sa pangalawang nilipatan mo, naka 1 year mahigit ka or natapos mo yung total na 4 years and 10 months mo doon sa same industry na yon, qualified ka na maging isang sincere worker. Kung halimbawa, ang reason mo kung bakit ka umalis doon sa previous na employer mo is pagkukulang ng pinanggalingan mo. Halimbawa, may naganap na halimbawa sinaktan ka, na-aksidente ka, or basta ang fault, dapat ang lalabas na reason kung bakit ka lumipat dun sa unang employer mo is fault or kakulangan ng kumpanya, hindi kakulangan mo. Halimbawa, lumip ka, ang reason na nakalagay dun sa release paper mo is hindi kaya yung trabaho, nagkasakit, or nahihirapan, kaya lumipat, hindi valid yun. Dapat ang fault, ang magiging reason mo kung bakit ka lumipat dun sa unang kumpanya mo o umalis is dapat fault ng kumpanya. Dapat kakulangan ng kumpanya. May mali yung kumpanya or may nalabag na batas yung kumpanya, kaya ka umalis. Yun ang isang kondisyon na para maqualified ka na sincere worker dun sa pupuntahan mong panibagong kumpanya. Yun, unang-una, dapat fault ng kumpanya. Tapos, pangalawa, dapat same na industry. Kung manufacturing din dapat yung lilipatan mo. Kung fisheries din. Kung agriculture din dapat. Doon sa total na 4 years and 10 months na nilagi mo rito sa Korea para ma-qualify ka na sincere worker at umuwi na Pilipinas, magpahinga ng isang buwan at bumalik dito after 1 month. Hindi ka na mag-exam nun. Bali, papahinga ka lang ng 1 month, automatic, after 1 month, babalik ka na rito. Yun ang tinatawag na sincere worker. Wala nang mahirap na proseso. Napakadali na pinadali. Di ba magandang balita? At pagbalik mo rito sa Korea, ikaw ay entitled na naman sa another na 4 years and 10 months na kontrata. Pero sa rules guys ng Korea, yun yung dating rules na ang isang EPS ay 2 beses lang na pwedeng bumalik dito na pumasok dito sa South Korea. Kung pumasok ka dito, first time mo ng pagpasok mo rito is natapos mo yung 4 years and 10 months, naging sincere ka, pagbalik mo is another 4 years and 10 months na naman. Last na yun guys, hindi ka na pwedeng bumalik ulit for another contract. Hindi ko lang alam kung pwede ka mag-exam ulit. Exam ka na lang ulit para makabalik dito kung pasok pa yung edad mo or qualified pa yung edad mo. Or unless mag-upgrade ka ng visa from E9 to E7-4. E7 or E7-4 para makapag-stay ka pa rito nang hindi mo na kailangan na mag-exam sa Pilipinas. Pero ang pagiging E7-4 guys is maraming qualifications, maraming requirements, kaya bihira lang ang nakaka-avail sa mga kababayan natin at sa mga ibang lahi. So, to summarize guys, kung ano yung na-discuss natin. Number one, pwede nang masincere ang isang EPS kahit na ikaw ay may release. As long as dapat doon sa nilipatan mong company, baka 1 year ka mahigit para ma-qualify ka as sincere worker. Number two, dapat same industry din. Kung halimbawa ang manufacturing yung unang inalisan mo, dapat yung nilipatan mo, manufacturing din. Kung halimbawa ang fisheries yung inalisan mo, dapat fisheries din. Kung halimbawa agriculture yung pinanggalingan mo, dapat yung nilipatan mo, yung nalipatan mo is agriculture din para ma-qualify ka na maging isang sincere worker. And next, number 3, dapat ang reason mo na kung bakit ka lumipat doon, umalis doon sa pinanggalingan mo is dapat fault ng kumpanya. Kakulangan dapat ng kumpanya sa'yo bilang isang EPS worker. Uh,
para ma-qualify ka rin na isang sales worker. Kung halimbawa ikaw ang reason, may personal ang reason is hindi dahil sa kumpanya, is dahil sa iyo, disqualified ka para sa maging isang sales worker. Dapat ang pinaka reason mo kung bakit ka nagpa-release dun sa previous na company mo is fault. Fault, sabihin kamalian, kakulangan yung pinanggalingan mo, kaya ka umalis at lumipat sa ibang kumpanya. Number 4, sa panibagong patakaran, ang isang sincere worker ay mag-exit at mag-stay lamang sa Pilipinas ng isang buwan. And then after 1 month, pwede na ulit bumalik dito upang magtrabaho. Dati 3 months dapat ka mag-stay sa Pilipinas, pero dahil dito sa panibagong patakaran, kahit 1 month lang, pwede ka na ulit bumalik dito sa Korea upang magtrabaho. And then last but not the least, kung ikaw ay nakapalik na rito sa Korea bilang isang sincere worker, ikaw ay entitled ulit ng another 4 years and 10 months na kontrata bilang isang EPS. So, yan lang guys. Yan lang yung gusto kong i-share sa inyo guys. Yan ay took effect last October 14, 2021. Formal na rin na inanunsyo ng Philippine Embassy dito sa Korea ang panibagong patakaran na yan na ipinalabas ng Ministry of Labor and Employment dito sa South Korea. So, isang magandang balita yan guys para sa ating mga Pilipino kasi hindi na mabigat, hindi na hindrance yung hindi na sa kahit na may release ka na, qualified ka pa rin na maging isang sincere worker as long as na-meet mo yung mga conditions na nakasaad sa panibagong patakaran na yon. So, isa yan ang magandang balita guys para sa atin kasi hindi na natin kailangan mag-exam umuwi sa Pilipinas para makabalik dito. Or kung halimbawa may edad na tayo o hindi ka na pwedeng mag-exam, kung qualified ka naman dun sa magiging isang sincere worker, pasok ka pa rin ng another 4 years and 10 months. Diba? Isang magandang balita. Kaya thank God sa Korea, sa Ministry of Employment and Labor, sa panibagong patakaran na to. At sana marami pa rin mga kababayan natin na makapunta rito at makapanganap buhay. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, alam naman natin na marami sa mga kababayan natin ang gusto makipagsapalaran sa ibang bansa, lalo na rito sa South Korea. So that's it guys, yan lang gusto kong i-share sa inyo. Sumingit lang ako guys dahil wala kaming ginagawa, wala pa kaming trabaho. Kaya naisip ko lang na mag-share sa inyo ng itong konting ano na to. Tips or online share sa inyo. So paano guys, thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga kayong dako ng mundo na roon. Keep safe always and God bless us all. Mabuhay, Pilipinas! Mega mega loud shout out sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. Thank you so much. Ingat kayo palagi. God bless sa inyong lahat.
Mega Mega Loud shoutout nga pala sa Pinoy Brotherhood Bikers Club dito sa Korea. Mega Loud shoutout sa inyo mga idol. Ride safe always.